Ito po karami nakuha ko, no? Yan, no? Ang dami, oh. Talikan ako ng mga... Ito karami. Oh. Ano na yan? $2. So, good morning po, no? Sa inyo lahat. Dito na naman po tayo sa garden ko. As usual, ito yung usual na vlog ko na sa garden ako, no? Kung nakikita niyo po, no, ito na yung ampalaya ko na na-vlog ko dati. So, mataas na siya, actually. So, ngayon, nag-prune na ako, no, naunahang, ano, hindi ko lang na-vlog sa inyo, no, hindi ko lang na-video ngayon. Kumbaga, nagbawas na ako ng mga sanga-sanga niya, no, mataas na yan, no, mataas na. Yan, yun na yung ampalaya ko. So, ito na yung mga sanga-sanga na tinanggal ko, no. Yan, no, sayang pang benta na rin sana yan. Marami na yan, no. So, pero ayos lang kasi pwede ko ma-RF yan at lalagay ko na lang sa munggo, no. So, anong purpose po bata ay nagpuprun dapat? Ito kasi ang palaya, kailangan mahaga, makaangat sa taas, no. Ito yung taas niya, no. So, kailangan makaangat sa taas bago siyang magsangahan o magkalat doon tsaka siya mamumunga. Since dahil dito pa lang siya sa baba, hindi pa siya, ano, no, hindi pa siya mataas. Yan, no, dito pa lang siya, no. Pero yung ibang mga dalawang dangkal na bago makaangat sa taas, no. Sa baba pa lang siya, kailangan natin magbawas ng sanga-sanga o kaya mga dahon-dahon sa baba para ang main focus ng mother plant is gumapa lang paakyat sa taas. Pag hindi po natin ginawa yon, ang mangyayari kasi, mumulaklak na siya, no? Pag hindi natin nabawasan ng mga sanga na yan, actually, mamumulaklak siya agad. Nakita ko yung mga bulaklak na, may mga bunga na nga. So, pinagatanggal ko na yung ibang bunga. At yung ibang bulaklak pinaggugupit ko na, no. Kasi ang purpose ko na natin dito is pagapangit muna sa taas, no. Para tingin sa taas siya gumapang. Para mag-focus sa mother plant nga, pagpapagamit kaya pagpapaakit sa taas kaya natin siya pruning. So kahit hindi ko napakita sa inyo, ako yung yun na nga. Nagtanggal na ako ng mga dahon. Ay, nakikita nyo, yun ang mga dahon na yun, no. Sinagatanggal ko na siya, no. Paunti-unti lang, no. Hanggang makarating na siya, pag nakakaabot na yun sa taas, saka natin tatanggal ang dahon hanggang dito, no. So, kumbaga, puno na lang siya na ganyan, no. Kasi ang main na dahon niya, nasa ibabaw na. Okay na yun. Yun talaga ang main purpose, ba't tayo nagpuprone dito, no. Ba't natin pinuproning ang ating ampalaya, o ba't tayo nagtanggal ng dahon ng ampalaya. So, yung ginagawa ko, no, ginamitan ko siya ng gunting. Yung iba, yung ginagawa nila, ni-steril na, pero ako hindi naman ni-steril na, hindi na kanina ni-steril, no. Yan, ganyan ko, tatanggal ko lang. Kung gusto nyo, pwede lang kamay lang ng ganyan, no, kamay lang, no. Meron pala isa dito, no, ito. So, kagaya po na ito, no. Ang ginagawa ko, no, kaya makalimutan ako isa, no. Ito, kung nakikita nyo ito. So, ito po, no, yan, no, yan. Nakita nyo, ito yung pinaka-mother niya, no? Ito yung pinaka-mother na puno niya. So, yan, no? Tatanggalin ko siya, no? Gugupitin natin yan. Ganun pag pagpupuno, no? Gugupitin natin yan. So, ito na siya. Yan, no? Yan. Tapos, yung ibang mga dahon-dahon, magtanggal lang tayo ng mga dahon-dahon, paunti-unti lang sa, ano, no? Huwag masyadong marami sa isang puno. Yan, tanggalin natin. Kasi, ang purpose po natin ay, kailangan siya makaangat muna sa taas doon sa gapangan sa taas mismo, no. So gagawin ko itong mga bulak, ito yung mga bulaklak na yan, hanggang natin yan kasi walang silbi yan, wala pang silbi yan kasi wala namang bunga, eh. So tanggal ang mga bulaklak kasi pag hindi po natin nag-prono at di tayo magtatanggal ng mga extracts sa mga dahon-dahon, yung nutrients, no, pupunta lang sa dahon lang din, no. Mag-aagawan sila sa mga sanga po na ganyan, no. Pupunta yung mga nutrients sa mga sanga na ganito, no, imbis na ang focus ay umakit siya doon. So, kaya natin siya nagpuprun, no. Ano, dati, no, sa Pilipinas, nag-ampalaya ako, no. Siguro mga high school pa lang ako noon, no. Nag-ampalaya na ako noon. Maliit lang naman yung area ko na yun. Pero, naalala ko, no, ang isang ampalaya ko ay umaabot ng kalahating kilo. Napakalaki ng, ano, no, ng bunga. Napakataba. Naaalagaan ko talaga siya, no, naabunuhan ko siya. Kasi may technique ako ginawa doon sa ampalaya ko na yun, no.
So nakita niyo to, may bunga oh. Yan oh. May bunga na siya, pero kailangan natin na ito ay putulin. Yan, pinutol ko na nga. Yan po no, pinutol ko na. Pag nakaangat na yan sa taas po no, yun ang main goal natin no, pabulaklakin na natin siya no. Kaya okay, gagawin natin yan, magdadagdag tayo ng konting abono. Kahit marami na itong fertilizer, no? Organic fertilizer na ito dito kasi marami po itong ano, no? Cow manure. Pero magdadagdag pa rin tayo ng konti lang sa mga gilid-gilid lang, no? Sa mga budbudang natin ng konti dyan. So ayun, no? Mayroon pa rin siyang ano dito, nakita ko, no? Naiwan ako dito na isa. Ito. Putugulin ko lang ito. Yan, no? Yan, ano ko lang, no? Ayun, no? Yan, no? Yan. Kailangan natin tanggalin po yan, no? Kasi mahirapan yung ating mother plant na umangat. Kasi ang ibang nutrients ay pupunta dito sa kanyang mga sanga o kiki. Tawag na ito, kiki. Ito po yung tumutubo sa gilid, no? Yan ang tawag na din yung kiki. Sumatakaw sa tubig yung lupa, no? Kasi nga, di ba, yung lupa ay, kung naalala nyo, sabi ko, yan yung sinunog ko na lupa, no? So, mangyayari yan, hindi siya mag-stack ng tubig. Aagos na aagos yung tubig sa baba, no? Pero ayos lang yun kasi pag winter dito at spring, maulan siya ang spring at saka winter, hindi siya mabubulokan, no? O may tanim. Usually naman, wala bang ganun tayo pag winter at spring. Pero ayos lang kasi, ano, at least, maganda ang lupa dito. Maganda na lupa. So, nakita niyo no, pag malinis na ito dito, araw, direct na sa lupa no, makikiano na sa lupa. Okay, bulaklak pa doon. Tanggalin. So, gagawin ko siguro is tatakpan ko 'yan siguro no. So malalaman ko pa no kung anong magiging mga panahon dito no. No, dinidiligan ko masya every other day. Kita niyo 'yan tataba oh. Yan. Tataba po niya no. Yan, grabe oh. Yung dahon na yan oh. Oh. Yan yung kamay ko, taba ng dahon. Cow manure lang yan. Talong, hindi mo tayo magpuputol ng mga dahon, pero mga unang bulaklak, unang bunga ng mga dahon, ng mga ano, kailangan tinatanggal po yan oh. Marami na siyang sanga oh, nakikita nyo. Dami, sa isang puno, yan oh, ang ating talong. Kita nyo, dami na sanga na rin. So, usually, tinatanggal yan, usually, ang unang bunga ng talong para ano mag-focus ninyong sa pagpapalaki at pagpapasanga. Okay? Din siya para mag-focus siya doon. So ngayon, ikaw na siya tatanggalin niya mga yan kasi marami siyang sanga. Sampalaya, kailangan walang ganang sanga pag habang umakit siya sa taas. Sayang, di ko napakita sa inyo kanina no, na late ang aking video at hindi ko naisip na i-video sa inyo no. Masarap ito sa munggo. You know? Yan. Yung mga naputo ko yung mga sanga-sanga na yun ata. Papasok ko na sa loob ng bahay. Ito po karami nakuha ko no. Yan no. Ang dami oh. Lumakas ang puntali ako dito. Tali na ako ng mga ito karami. Oh. Ano na yan? $2. Diba? Ganun na mag tayo magparami ng ano no. Pag gusto natin pabungahin yung ating ampalaya, kailangan natin i-prune po talaga siya no. Kaya natin i-prune para mag-focus ang nutrients sa pinaka-mother plant para umangat muna siya gapangan natin sa taas bago natin siya para mihining papasangahin natin siya no. Bago natin pasangahin yung ampalaya, kailangan nasa ibabaw muna, nasa ibabaw na siya.
So ngayon po no, maraming salamat sa inyo sa pagpapanood itong video ko no. So update ko lang kayo sa mga anong gagawin ko no. Sa ngayon na ito muna gagawin ko. Maraming salamat po ulit sa inyo. God bless to all. Thank you.